Hello guys, ngayon nandito kami sa taas ng BIR building para matin ng seminar tungkol dito sa monthly remittance form sa mga quarterly percentage tax return. Pag-aaralan dito kung paano yung tamang pag-ibidak sa mga, let's say, buo pa kayo sa isang building. Ituturo ko sa inyo yung tamang pag-aawas ng mga payment para sa monthly rental nyo. So ngayon, maaga pa, medyo napaaga po dito. Abangan natin guys yung susunod na kabanata. Makakuha rin tayo ng mga ano rito, mga tips, mga techniques kung paano mag-compute ng mga tamang tax sa binabayaran natin sa ating business. So guys, stay tuned and see you again. Ako po si Alice Alex. Assign po ako sa compliance section. Sino po si Sir June? Sino po kasama po si Sir James? Hi po. Ay, ito po yung naman kayo. Ganda umaga po sa inyo, sir. Sa ako po yung non-bank. Ang bank, Sir Batcorp. Corporation. Para po dun sa VAT,
VAT po is 2550N. Okay, VAT po ah. VAT taxpayer. 2550N. Ang deadline po niyan, monthly po yan. Every 20 po, na dapat is 25 din. Pero monthly po si VAT. VAT, ang kapatid si monthly, may quarterly VAT. 2550Q. Sir Joe, ano ang deadline ng Q ng VAT? 2050. Yung monthly VAT, 20. Hmm. And that 20, after the month of transaction. Then yung quarterly is ano, 25 day. Ganito yan. Ito yan. First month of the quarter, but registered. First month of the quarter is use 2550N. Second month of the quarter, use 2550N. Third month of the quarter, use 2550Q. Yung kung taga kayo, may quarter, pag samasamahin po niyo yung sales niyo doon, samahin din niyo yung input niyo doon, yung purchases, then i-deduct niyo yung monthly VAT payment. Parang ang equivalent doon, ang tax lang niyo yung 1 month lang din. Parang kasi may tax credit na siya first month, second month payment. Parang summary na yun, sir. Summary. Okay, VAT po. Ang VAT po is meron din first quarter. 2550Q yan na first quarter is April 2015. April, susunod July. Para kay VAT po ito. Yung Q yan, sir ha, Q. 2550Q. Si non-VAT, huwag niyo i-take note, magugulo po kayo. Para po ito kay VAT. Yung 2550Q, ang deadline is April 25, July, susunod is October, apat na quarter po yan eh. Susunod is January po, pare-pareho po po. Yun. Ang pag-declare lang po naman kay VAT, di ba po merong sales, ay yung tatlo, January, di ba po merong 2550M. January, February. Yung pangatlong buwan, ipapayin yung Q. Okay, VAT po. Si 2551, si non-VAT po, ano lang yun, gross. Kasi si VAT, may purchases. Meron po siyang i-release. Si non-VAT, gross receipt po tayo. Ibig sabihin po, wala pong altas. At na expense or yung mga lahat ng binibili, yan ang magiging yung purchases niya, tsaka natin yung mga expenses na iba, papasok po yan mamaya kay income tax return. Mamaya po, di-discuss natin. Okay. Sige po, sir. Pumunta po tayo kay meron kayong expanded, withholding tax expanded. Pag nakita niyo po sa tax type niyo na certificate of registration, yung COR, may nakita kayong ganito, expanded, yan po yung BIR form 06190. Ang deadline po niya every 10th. Of the month. Ibig sabihin, of the following month. Ibig sabihin, tatapusin niya po muna si October, i-re-remit niyo for the month of November. Pero ang period cover is October. Ganun po ah. Hindi po yung katapusan ng October tsaka nyo siya hindi po tatanggapin ni system. Ano po yung mali? Mali po yung ganun. So, yung October for payment ng November. Tatapusin si October pero nakalagay po doon period covered. Pero ngayon po kasi sa system, automatic nakalagay na yung period covered eh. Kaya hindi nyo na kayo isip. Kaya alam po, yung system namin, halimbawa October din, hindi siya
hindi niyo siya ma hindi rin siya ma ano, makokomit. Hindi po siya ma ano, kasi pareho silang period cover tapos yung due date, hindi po. Hindi po yun. Baka magpe-penalty ba sila ng sir yun? Magkaroon ng business, magka-problema ang gagawin dyan is aming debitor dahil pa nasa aming error handler. Yun. Magkaroon ng mahabang proseso. Yeah, basta ang tanda ninyo, huwag kayong magbayad sa monthly transaction. Magbayad kayo after the end of the transaction. Halimbawa, for the month of January, magbayad kayo to garay. Yung mga mantibaka, yung kawin holding naman, pag nagbayad kayo ng pag nagbayad kayo for the month of January, sa ano din yun? Sa pinrari na ibabayad. Hindi nyo pinibayad ng yung month of transaction within the month. Kasi yung system namin, malilito. Hindi ma-i-idle niya yung buwan, naka-standby lang yung team. Hindi naman mawawala. Nandoon lang yun siya, wala siyang pupuntahan. Kaya, ang error handler na lang nung maglagay sa kanya kung yung mag-correct. Yung mag-correct na doon yung buwan. Magkaroon ng mahabang proseso. Pagsaka kayo, pag-verify nyo, nagbayad naman ako. Pag-verify nyo sa ARI system, open case po siya. Kaya, so, yung tanda ninyo, huwag kayong magbayad na within that month na hindi babayaran mo yung month na yan. Side lang ng computer yun. Pagka, mailagay lang yun pag yung mga error handler na namin, yung na, bali sila yung mag-add. I-correct nila, saka lang yung papasok. Hindi naman mawala, pero mapinaltihan yung bangkong tatanggap noon. May mga empleyado na hindi nyo i-declare na wala kayong compensation na tax time. Hindi po nyo ma-deduct sa expenses nyo yun. It is allowed po ng mga examiner yun, just in case na ma-investigate kayo. It is allowed po nila yun kasi wala sa tax type mo na mag-fildo eh. Hindi mo nilagay yung gani mo di-declare. Yeah, kaya dapat declare nyo, although kahit exempt yung mga tao ninyo, minimum wage, kailangan pa rin yung mag-file, mag-declare. May question po, pati ang naglakad ko yung partner, paano siya pag Update. Pwede na ganyan mo. Balik nyo yan. Padagdagan nyo ng compensation. O kung may susilduhan na kayo. I-update. I-amend lang siya. Panibago si UR. Papalitan lang namin si UR ninyo. Idadagdag lang yung tax type ninyo. Ang TIN number. Lifetime yun eh. Kapatid, nung 06190, meron pa yung declaration ng 06190U. Pag-order yun. 06190. Yan, marami na yung nalito agad. Oh, nalilito sila dyan. Kasi minsan, yung di nagpapayad ng 06190, dire-direcho ng sinang EQ. Kasi sabi nila, quarterly na. Oo. Ganito po yan. Nag-o-open face po ang 06190. Ibig sabihin, sa part po ni Bia, yung trabaho, magtrabaho po yan sa amin. Kasi papakita mo yung video, hindi database name namin si 06190. Kami na po yun. Kasi ang mangyayari po yung IG nyo, yung 06190, deadline po niya, di ba, is 10. Ganun din po, yung monthly, yung rest month, second month, ang declaration ng pinakatatlo is EQ. Ang deadline din po niyan, April. Para madaling matandaan, ang deadline po ng EQ, after the APA, on the last day of
the month, following the end of the quarter. On the last day of the month, following the end of the quarter. Kung 31 days yung ano, yung 31 yung deadline. Pero, pwede kayo magpahalan mula ka sa deadline, ha? Baka yung iba kasi na. Magkaintindi kung kailan lang yung deadline at saka lang magbayad. Last minute. Yung 30. Oo, maraming ganun eh. Last minute. Kaya minsan madami bakit. Ngayon lang ang dapat magbayad daw kami eh. Hindi po. Pwede kayo magbayad at pagkatapos ng buwan, sa buwan, magbayad na kayo. Pwede na kayo magbayad. Basta deadline, ganun na lang ka lumampas. Ganun din sa bat percentage, ganun. Pwede kayo magbayad. Sa buwan pa lang, magbayad kayo, pwede. Magbayad kayo, pwede. Basta tapos na yung buwan ng... Yung kuhan, yung 1608, yung halimbawa, ipapayal mo yung kuhan. First month of the quarter, parang bat ba? Parang bat na first month of the quarter, 06198. Second month of the quarter, 06198 pa rin. Third month of the quarter, 1608. Ganon din, i-deduct po din yung binayad mo monthly. Yung monthly, may tax credit ka rin yun. Ang i-declare mo sa IQ, tambay din yun, lahat din yun, ng kita, ng withholding tax mo ng expanded sa kabuong quarter. So, i-deduct nyo, may nakalagay naman po sa form natin, first month payment, second month payment. Kaya ang nalabas doon, 1 month lang din yung dinayaran mo for the quarter. Yan. First month of the quarter, halimbawa, for the first quarter is January. Ipapayal mo ng February. Second month of the quarter is February. Papayal mo ng March. Third month of the quarter, yun, payal mo ng April. Yun yung Q na ang gagamitin. Parang bate na 0-0-0-Q ng dulo. Then yun, sa kanjero. 06198, 01 January to December, nakalagay na i-inventory niya dyan. Inventory na po annual yan. Wala po yung payment. Ibig sabihin, ano lang po yan? Yung information. Noong January na binayaran niya, nakalagay po dyan kung kailan niya binayaran, yung date, kung magkano, at saka bank. Nakalagay po doon. Yun lang po. Ang deadline po niyan is closing of calendar year ng 2019, filing is March 1, 2020. Yan po ang deadline. Huwag na po kayong mag-ano ng deadline ng March. Pagdating po ng February, tama, 1 eh. 1 ang deadline. Hindi pala pwede ng February. Pagdating ng 1, ipahilin po ang deadline. March 1. Pwede na rin po ng February kasi annual information. January pa lang, pwede na. Pwede na. January. January 1. Pwede na. Yan po yung sa withholding expanded. Ha? Para po sa NADBAC, yung 551Q lang. Diba po? Tapos, ang susunod na yung 1701Q. Si BAT po is si BAT meron din po niya. 1701Q pag individual, pag po corporation 1702Q. Ang deadline po May 15, susunod August 15, tsaka November 15. Yan pong maraming nagkakamali dyan sa Q. Yung filing ng 1701 at saka 2551Q. Bakit? Kasi po, yan pong 1701, di ba, andyan po yung bank loan na i-check nyo kung 8%. Kung optional kayo na, kung optional deduction kayo na 40%. Hindi sila nagpapile 2551Q, diretso na sa 7.